Good evening, I'm Vien Dacles, and this is Scoop, your weekly source on the latest Philippine or in Philippine sports. With me is veteran sports journalist, Eddie Alinea. As you may well know by now, our national wushu team had a great performance at the recently concluded Southeast Asian Games here in Manila. 7 gold medals, 2 silver and 2 bronze medals. That's quite a medal haul for a national squad. And a big improvement compared to the last SEA Games in Kuala Lumpur 2 years ago, where our team captured only 2 medals, 1 gold medal and 1 silver. So what's next for our wushu athletes? Well, ask our guest. And I'll let Sir Eddie introduce our guest. Sir Eddie? Okay, good evening po sa everybody. Magandang gabi. Welcome to this week's edition of Scoop Forum dito po sa Manila Times Television Studio. At ang ating pong guest ngayon, siyempre nasabi na ni Vien ay ang Pangulo ng Wushu Federation of the Philippines, Mr. Julian Camacho. At saka ang isang batikan ding journalist, kung tawagin nila ako ay walking encyclopedia raw ako ng sports. Ang tawag ko naman sa kanya, running encyclopedia ng sports. Mas marami pong alam tong mamang ito kaysa sa akin, si Mr. Red Dumok. Pero meron sa kapatid na mas famous sa kanya, mas magaling. Talaga po. Si Joseph Dumok. Ayan. Yan ang aming buhay ng mga nakaraang Southeast Asian Games. Mm-hmm. Pero itong nakaraan, dahil mukhang may edad na siguro, hindi naimbita. Okay, at ang ating pag-uusapan ngayon, sabi nga ni Vien ay ang future ng wushu. Ng wushu. Anong naka-reserva sa kanilang pupuntahan ngayong taon ito. Mm-hmm. Ang wushu po ay hindi Olympic sport, so wala silang pupuntahan na Olympic qualifying mm-hmm. tournaments. At yun nga, ating tatanungin kay Mr. Camacho ay kung ano ang kanilang plano, anong nakaprograma sa buong isang taon para naman sa mga wushu practitioners natin. Actually, ang sinabi mo nga, 2 gold medal tayo sa Kuala Lumpur. Dito, times. Dito. This pito. Year, dito naman pito. Sa SEA Games, meron tayong 7. Pitong gold medal. Yes. So, marami talaga, humakot tayo ng medal for wushu. Mm-hmm. And very ironic nga, Sir Eddie, kasi hindi masyadong kilala ang wushu dahil nga hindi siya napupunta sa mga big events talaga. Mm-hmm. Like yung Olympics nga, as you said nga. Pero meron silang world championship. Yes, kaya lang, hindi masyadong inaano ng pinapatronize sa mga dyaryo mm-hmm. at saka ng media, actually. Mm-hmm. Yung nga nakaraang Southeast Asian Games, nagpapanulo na tayo ng mga gold medals sa wushu, sa kung saan saan. Ang kinocover, ladies, volleyball. Volleyball, basketball. Hindi naman tayo natalo, naman tayo nanalo. Kaya, ito, I mean, parang... It's high time, kumbaga, para makilala. Ang anggo kasi ng scoop kasi is, para din tumulong sa mga sports yes. na hindi masyadong popular. Mm-mm. Para malaman naman ng mga Pilipino, in this particular sports, meron tayong pagkakataong mag-excel mm-hmm. ng mga Pilipino. Meron tayong ikaka-proud, kumbaga. Oo, hindi naman dito nakakailangan ng tangkad, mm-hmm. hindi nakakailangan din ng mataba. So, pwede pala ako dito, Sir Eddie, oh, no? Hindi kailangan ng height. Tama-tama sa'yo, hindi kailangan ng height, hindi correct. Kailangan ng mataba. Mm-hmm. Mm. So, pwedeng-pwede kahit sino dito. Pinakamaganda mo qualification is yung maganda ka. Yun! Okay. Yung isang gold medalist natin, si two gold medals, ha? Mm-hmm. Ay, ito, very beautiful si din. Si Agatha, correct. Mm-hmm. Yun nga, yung kanyang advocacy. Sayang, hindi siya pumunta rito. Mm-hmm. Inibita ko siya, pero ang advocacy kasi niya is tulungan nga yung wushu mm-hmm. and other sports na hindi masyadong popular, correct. Na mapopularized. Mm-hmm. At saka gusto niyang tulungan ng mga kapwa niya atleta mm-hmm. sa kanilang mga needs. No? Yes. Mga like yung naging issue nung 2 weeks ago, na siya tinanggihang hinihingi niya yung discount para sa national correct. Athletes na may mm-hmm. batas naman para doon. Pero hindi siya nabigyan. Nabigyan siya, mm-hmm. pero nung pagkatapos nilang ipilit. Mm-hmm. No? Now, ito, Sir Eddie, dahil nandito naman tayo at para nga maipakilala natin ang wushu, kasama natin si Sir Red and si Sir Julian. Para explain sa atin lahat, lalo na yung mga hindi pa nakakilala sa wushu. Mm-hmm. Now, ito, simulan na natin.
Sir Red or Sir Julian, ano po ba ang wushu para sa mga hindi pa nakakakilala sa wushu? Ano po ba yung discipline nito? Kasi this is a martial art, tama po ba? Yung wushu kasi is commonly perceived as the kung fu, no? Kung fu. May dalawang discipline sa mga ng wushu. Mm-hmm. Yung combat at saka yung form. Mm-hmm. Yung form kasi tinatawag na taolu at saka yung combat tinatawag na sanda. Mm-hmm. And in sanda, ang difference with the other martial arts, ito may combination ng punching, may kicking, may wrestling, mm-hmm. at saka pushing. Mm-hmm. So ito parang in action talaga. Oo, na, combat, saka, combat. Saka mm-hmm. ito, combat ang maganda nito, hindi basta naka-score ka, hindi tinitigil. Mm-hmm. Hindi kagaya dun sa ibang martial arts, pag naka-score, tinitigil. Ito, non-stop action. Mm-hmm. Unless, tinitigil lang to kung nahulog ka dun sa second round. Kasi yung ring nito, mm-hmm. hindi ring, mm-hmm. it's a square. Para siyang mat, tapos, no, sir, no? Merong perimeter dun. Excuse me. Pag naitulak ka ron, bumagsak ka, mm-hmm. ayaw may score pa yun. Mm-hmm. Mm, para ano? Parang sumo. Oh, yun. Pag nahulog yung kaya sa sumo naman, matataban mo naman. Oo, ito yung medyo kaibahan naman ng wushu. Sa wushu ba, Sir Red, sino-sino yung mga pwedeng sumali dyan? Meron bang qualifications, requirements, Sir Julian? Wala naman qualification. Ano? Actually, ang ginagawa namin, we are getting yung mga... especially mga students from the start at the very very small ano yung mga fotaulu ano mga 7-8 years old itinitrain na namin no and then for the santa we start siguro mga 13-14 kasi hindi pwedeng no ang makamadisklase ano makamasaktan so we start training them around 13-14 years old. We are getting it mostly from the public and private schools. Mm-hmm. I believe Sir Julian Wushu is from China. Tama yes, po, di ba? Paano natin nakuha yan dito sa Pilipinas and are we embracing here in the Philippines? Yes, actually when we start Wushu Federation here in 1989, ano, we are actually 1 year earlier than the International Wushu Federation when they formed this International Federation, that was 1990, you know. Mm-hmm. So 1 year ahead tayo, we start to recruit natin yung mga dating mga kung fu club dito, marami dito, you know. So noon kami nag-form ng Wushu Federation Philippines. Mm-hmm. Since you started, sir, mahirap po ba yung ginawa niyong pag-recruit? Parang, kasi syempre i-introduce to, bago to, para sa, lalo na sa mga Pilipino, ano. Nahirapan po ba kayo in recruiting new members para sumali sa Wushu? Yes, actually, ano, well, I am proud to say, when we start 1989, maybe 99 or 100%, it's Chinoy, no? Mm-hmm. Chinese, of course, with Filipino citizen, kasi they represent the country. Mm-hmm. And now it's the other way around. It's almost 98-99% wow. Pinoy talaga. Pinoy na? Wow, galing walang naman. Chinese squad. Hmm. Wala nang Chinese squad. Chinese name. Oh. Oo. Actually, you know, in he said the squad was founded in 1989. Mm-hmm. 2 years after, we have already a double, we have already a world champion. Wow. The person of Samson Ko, mm-hmm. who is right now a vice president and head coach of the Wushu Federation of Philippines. Yeah. In just 2 years? Yes. Ang bilis noon. Oh. Para i-develop yung galing ng isang atleta. I should say that ang Pilipinos is natural for martial arts. Mm-hmm. Yeah, may earnest tayo yes, eh. Yes, the discipline. Mm-hmm. Saka yung mga bata kasi dati na yung if I may mention yung dalawang bata na 7 years old saka 11 years old sila na aakyat ng 5 floors dun sa gym ng Wushu Federation Philippines sa what without any prodding sila mismo pupunta ron. Wow.
Kung wala yung coach, sila nagkwad. Those two guys, naging world champion pareho. Wow. And itong isa, world champion at the age of 15. Mm-mm. Si Arvin Ting. And si Willy Wang, naging world champion at the age of 18 or 20. Yeah. And Willy Wang saved the day for the Philippines during the Olympics in Beijing 2008. Dahil zero medals tayo. But it was fortunate that wushu was included in the program as a cultural show. And well, si Willy Wang got the gold medal incentive na para dun sa mga winner sa Olympics. Oo, at kasi yun, malaking bagay yun. Magpala na naman. It helped wushu among the Filipinos. Mm-mm. Kasi dati, you know, dati, wala kang makitang kwan. Walang Chinese name. Mm-mm. Pero ngayon nga, as Mr. Julian Camacho, by the way, is a member of the executive board of the International Wushu Federation and Vice President of the Asian Wushu Federation. Kaya, ngayon, mas madali na magkwan dahil he can say to the big higher up, ito kailangan namin in all those things. Ayan, marami pa tayo pag-uusapan na tungkol po sa wushu yes, kaya maya-maya magbabalik lang tayo dito pa rin sa school. Hi everyone, I am Ziher Basho and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisan ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. Size natin dito pa, kung ang bowling ay meron ng Olympic gold, ito sa wushu meron na rin. Oo, bowling 1988, ano? Ang wushu 1990. Ano, 2008. Beijing. 2008, Beijing Olympics. Yung bowling 1988 eh. Wow. So, parehong non-Olympic sports, pero may gold na tayo. Pero may gold. Ano kayang, Jules, ilang panahon pa para ang wushu maging Olympic medal? Well, isang magandang balita po is I received early this January when I come back to office. Right away, I received a email from our international federation. Sinabi sa amin na wushu was included in 2022 Dakar White Youth Olympic Game. Wow. For the first time. No? So, hopefully, tuloy-tuloy na. No? And then, hindi na siguro malayo na para magiging maisama sa Summer Olympics as a regular sports event. That's what we are working, both the Wushu Federation Asia and also the International Wushu Federation. And with the recently concluded SEA Games dito sa Manila, Sir Julian, si Agatha, yung isa sa mga, talagang siya yung nag-gold medal for wushu, you're eyeing or targeting her para maisama dito sa 2022 event rito. Ano na siya? Over age na siya. Youth is 18 and below. Up to 15. No, 15 to 18. With that event, sino po ba yung tina-target natin? Or parang sinishape na natin? Actually, meron ho tayong mga nakapila ng mga junior natin. Ano? Kasi another 2 years pa. So, we are eyeing mga 13, 14 years old. Ipapatrain natin sa China ngayon. Kung pwede, kakausapin namin ng parents. We have a few potential athletes, yung mga junior natin. We are planning to send them to China for training until
Dakar YOG. Doon na sila mag-stay, doon na sila mag-aaral. Wow. Maybe Chinese or whatever, no? So talagang parang i-in-house na sila doon para talagang mahasa. Yes, so. Yeah, yun ang nangyari sa gymnastics taka sa ano, di ba? Uh-huh. Sa Japan, track and field. Na si Obiena nasa Italy. Europe na, nasa Rome, tsaka si ito naman si ano, nasa Japan. Japan. Mag-anap tayo ng Juan. Yung mga sponsors, eh. Mga private individuals na talagang mahilig sa sports. Pero hindi ko sasabihin na may taong sumusuporta kay Hidilin at kay Yulo. Isang tao yun, na pag sinabi niya, punta ka rito, takbo yung dalawa kagad. Because, pero ayaw niya pinapublicize yung pangalan niya na na sumusuporta siya ron. Hindi alam ng iba. Pero yun na ako kasi niya. Linitaw din yan. Si Hidilin, ano eh, very vocal naman siya, nagpapasalamat sa mga sponsor niya. Like yung Milo, MVP Sports Foundation, Ayala. Pero yung taong to, individual, hindi niya binabanggit dahil tinabihan siya. Don't ever mention my name. Kahit si Yulo, ganun din. Pero pag pinatawag niya, punta ka agad yung dalawa. I've seen that so many times. Ang tubig ba nito, gasolina? Ha? Itong taong to, sinasabi mo? I won't give you a hint. We'll find out daw, Sir Eddie. Pero it's a big thing talaga na may tumutulong na mga ganyan sa mga atleta natin. Kasi minsan dun sila nawawalan ng amor or parang pagalingin pa yung kanilang sarili. Kasi kailangan talaga nila ng pampagas. Kasi, diba? Let's not rely on the government. Mm-mm. Okay, government one, limited lang ang budget. Eh. Yung iba, kala nila, ganun kalaki, unlimited ang budget. Hindi naman ganun. In the same manner, hindi rin naman tayo pwedeng mag-rely dun sa tulong ng mga ibang countries. Correct. Dapat, nagtetrain din naman tayo dito ng mga coaches, di ba? Mm-mm. Trainers, para sa susunod. Dito na mismo dito sa na Pilipinas. Dito na tayo, kaya lang, hindi magkakagabihan. Sinabi mo yan. Dito na. Even US, nag-i-import ng coach. Sa Russia. Ha? Water polo, gano'n. Kasi, seamless world na ngayon eh. Kung hindi mo puntahan yung magaling na kuhan, magaling na country na nagtuturo, wala kang laban kasi pinupunta ng mga kalaban mo yun. Pati sa equipment sa Europe, yung canoe. Actually nga, in the case, in the case ng Santa natin, ng Santa team natin, every year we have to go out to China or to other countries. Kasi wala silang kalaban dito eh. Mm-hmm. Sabi mo, kahit na magaling yung coach. That's right. Sino kalaban niya? Wala. Mm-hmm. So they have to go out to five other countries, yung mga top club, sparring partners. Siguro, kailangan tayong magkaroon ng mga malalaking tao rin. Yes. Diba? Paano natin gagawin yun? Mas mataas kay Red at saka kay Ben. Actually nga, sa Santa natin, hanggang 65, yung 70, hirap tayo makahanap ng players. Mm-hmm. We have a big problem. For other countries, right, or those Middle East countries, yung Mid-Asia countries, or Europe, no? Mm-hmm. Or Americans, America, no? Americans, ang lalaking tao nila. Yes. They, kasi ang category natin, yung Santa is 70, and then we have 75, 80, 90, and 90 and up. Mga heavyweight. Oh, 70 na, hirap na hirap. For that matter, miski naman boxing eh. Diba? Yung, basta martial arts. Yung mga boxingero natin, nagpunta sa Thailand para lang may maka-spar na malalaki. Dahil pagdating dito, wala silang maka-spar eh. Yung mga middleweight, hindi spar eh, flyweight. Yes. San Miguel Beer. Diba? Kaya kailangan marami din tayong mahirap tilin tayo ating lahi, ano? Maraming mga pangangailangan pa rin. Sa basketball, ganun din. Kulang din ang height natin. Correct. Mm-hmm. Hey, for that matter, Southeast Asian. Don't you know that wrestling in the Olympics, there was never a Southeast Asian na nagmedalya? Wala pa. Judo? Kasi, hindi lang yung kung ano tinitignan mo eh. Hindi lang yung height and weight eh. What about the bone structure? Dugo. Nandun pa yun. Mm-hmm. Kailangan nagmamatch din kasi yun, di ba? Mm-hmm. Yan ang maganda sa other, ano, yung mga developed countries eh. Like China. Mm-hmm. Sa China, 2-3 years old, inuumpisa na nila eh. Mm-hmm. At alam nila kung anong sport mag-exist. Oh, yes. Ang isang bata. Ang sports, they call it sports science. Ano? Mm-hmm. Sports science. Maliit pa. Eh, they look at the bone, ano, pwede ito sa basketball. Kasi,
you were training them for so many years and then pag lumabas ay ganun kaliit. Useless. Yeah. Sayang lahat ng pera mo. No. With that difficulty, Sir Julian, Sir Red, ano yung mga ginagawa natin para ma-meet natin yun? Yung mga pangangailangan? What Wushu Federation is doing is making shortcuts. Hindi tinitignan sa competition yung bata. We go to the clubs. Kasama yung foreign coach, titignan kung may potential yung bata. Tapos, dadaling dito at our own expense. And then, kung tamad or kwan, pauwiin na lang. Wala ka. Hindi na pwede. Kailangan talaga may discipline. Makikita mo naman kung may heart of a champion yung bata o ano. Correct. Bata pa lang, makikita mo yung attitude din. At sa kahit anong talent naman, mahirap hanapin yun. Yung attitude at saka yung heart. Kaya puntahan mo. Oh, oh. If the mountain cannot go to Muhammad, if Muhammad cannot go to the mountain, yeah. Muhammad should go to Muhammad. Dapat, yung pusong panalo, ang kukunin natin. Discipline, dedication, and determination. Ayan. Yes, correct. Ayan. Marami pa tayong malalaman sa Wushu sa mga events na gagawin pa nila at gagawin pa nila mga trainings, of course, para sa ating mga atleta para sa Wushu. Mamaya yan, malalaman natin sa pagbabalik ng school. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! And welcome back to Scoop. Syempre with me pa rin si Sir Eddie pa rin. Ayan, syempre. At kasama natin si Sir Red and Sir Julian from the Wushu Federation. Ito po, pag-usapan natin yung tungkol sa mga susunod nating events. Okay, ang pag-usapan natin ngayon, yung ano ngayon ang plano ng Wushu Federation para sa tataon na to. At ano-ano mga tournaments ang sasalihan ng Pilipinas sa... Mga kailangan nating abangan. Paano mapiprepare ating ano? Well, actually, this year, parang medyo talagang busy year for us. Anim na international competition ang pupuntahan natin ngayon. No? Okay, sa Asia naman, we have the 10th Asian Wushu Championship gagawin sa New Delhi, India. No? And then we have the 2nd Asia Traditional Wushu Championship. Malamang China... wala pang city yung mako-host, nagbibit pa, or either sa China or sa Korea, no? Sa Seoul. Yung dalong ano yan, sa Asia events natin. Ngayon, sa world naman, we have this 8th World Junior Wushu Championship gagawin sa Rabat, Morocco. And then the 4th World Tai Chi Chuan Championship gagawin sa Catania, Italy. And then we have the open junior. And then we have the 3rd Taolu World Cup at Tokyo, Japan. And then we have the 10th Santa World Cup sa Melbourne, Australia. Itong mga events na to, sir, may mga pangalan na ba tayo na napili? Itong darating na World Junior Wushu Championship sa Rabat, yan ang qualifying, for the 2022 na Youth Olympic Games. So, still we are scouting for these events. Yes. Yeah, let me just add that we don't go to international competitions just to compete. We go there to win medals. Yes, and let me be immodest by saying this, that no other national sports association can come near to Wushu regarding gold medals in world championships. Right now, we have 18. Bowling ilan, boxing ilan, billiards ilan. Walang double digits. Now, we have 18 sa world championship. Since 1991 lang yan. Wow. Ilang taon lang yun, nailipon. Yeah. 18, ha? Almost 1989. 21. Almost 30 years, no? 30 years. And pati kasi sa juniors, even in the juniors are winning. Sa mga Asian Cups, sa Asian Junior Championships. In fact,
In 96, we hosted the Asian Championships, Asian Wushu Championships at Ninoy Aquino. And in 2013, we hosted the Asian Junior Championships held in Makati Coliseum. Mm-hmm. And in 2021, we are planning to host the Santa Asian Cup. Wow. So it only means to say na parang malaki talaga ang potential ng Pilipinas pagdating sa sport na to. Yes. Actually, in any sport, it all depends on the leaders. Mm-hmm. How dedicated they are and how to help the athletes, how they support their athletes. Mm-hmm. Ang problem kasi, marami magagalit sa akin ito. Ang problem kasi, yung mga ibang national sports federations, they just depend on the government. Mm-hmm. Marami yan. And they don't go out of their way to raise funds for their respective national federations. Mm-hmm. And that is one of their functions as mandated in the PSC law. Mm-hmm. You have to augment the allocation from the government. Mm-hmm. But how can you augment when you have no performance? Self-supporting. Not really self-supporting, no? Majority, maybe say 60, 70, or 80% mm-hmm. of our fund are coming from the government, mm-hmm. from Philippine Sports Commission. Mm-hmm. And then, the rest, we have to work hard for it. So, parang dapat hand-in-hand kasi with the government. Yes, ito. Yes. Para talagang ma-push yung mga atleta din natin at magkaroon sila ng amor pa to move forward, di ba? Yung sometimes nga, wala kami makuha ng mga private sponsors, mm-mm. kami mga officials, we have to chip in mm-mm. by our shell own. Out, ano? It's gonna be a huge, parang ano, malaking step to forward para dun sa mga tumutulong talaga para sa mga atleta natin. Mm-hmm. Malaking bagay ang suporta. Pero ano naman, basta may performance, maraming gustong tumulong. Mm-hmm. Yeah. Ano lang, mag-prove mo lang na meron talagang you can bring honors to the country, mga ganyan. Alam mo, mga Pilipino, pagka sa country na, maraming kahit na pabalat, ano lang, sibuyas, tutulong. Correct. Let me go back nga pala yung sinasabi mo kanina, how close are we to the Olympics, no? Mm. Yung mga kasama ng Kwan, kasama ng Wushu, doon sa 2022 na Youth Olympic Games, lima doon ang kasama na sa Olympic sa Paris. Wow. Mm. Surfing, mm-hmm. skateboarding, yung escalade na tinatawag or sports climbing. Kalimutan ko na yung dalawa, hindi kasi S eh. Pero lima. Mm-mm. And that only started sa SEA Games, ano? Parang nag-initiate ang SEA Games dyan. Mm-hmm. Let me correct whatever misimpression na nasabi, Wushu kasama sa Youth Olympic Games. Ang Kwan lang doon kasama is Taulu and dalawang events lang. Kasi they're limiting the participation of Wushu athletes to only 48. Okay. Mm-mm. Ganyan din nag-umpisa ang triathlon noong 2000 sa Australia, mm-mm. sa Sydney. Binibigyan ka 48 to 52 slots lang. So, bali, apat na medals lang. Combat lang. The form lang. Nankwan at tsaka Changkwan. No. Long piece at tsaka cross fighting. Changchan, and for both men and women. Nanchan. And then Tai Chi, no? Taiji for both men and women. So, apat na medals. Actually, ang initial information I get is top 8 ng world championship, yan ang magiging qualifying for actually, we supposed to have a meeting today. Beijing. This is February 4 sa Beijing. Alis ako ng 3. Pero kinansa nila because of this coronavirus. So, pag-uusapan nga namin, actually, I'm asking dun sa board, during the board meeting sa International Federation, na instead of 8 ang slot, gawin ng 12. Mm-hmm. Para may pag-asa naman yung gagawin ng mga African countries, mga European countries,
Eh, kasi if kung apat lang, eh, ubos lahat kay China. China. Asian. Wala ka natin sabihin China. Asian na ubos na yan. Ubos na. Sayang naman. Yung chances, Para ma-ano mo na... Para ma-propagate. And then, ma-promote sports para madali ipasok sa Olympics. Correct. Yan ang pagpapasalamat sa Africa. Because there are 39 wushu federations in Africa. Yeah. At sila ang nagtulak ng organizers ng YOG na i-include yung Juan, yung wushu. Mm-hmm. In as much as there are 39 federations in Africa. At saka ngayon, ang trend na ngayon sa Olympics, yung youth-focused sports. Mm-hmm. Kasama dyan yung e-games, I believe. Puro youth-focused lang. So, ganyan. Yung e-games kasi hindi mga asensya. Yung e-sports. Dito lang sa Asia yun dahil puro sugalero tayo. Doon nag-work. Sa China, sugalero. Malaysia, sugalero. Kayo, mag-ano dito. Sugal yun eh. Sugal, tsaka climb. Ang pinapromote. Sabi nga ng IOC, dahan-dahan lang tayo sa e-sports. Dahan-dahan lang. Yung kinwestiyon ko na yun sa POC, bakit nyo ang e-sports eh? Eto, wag naman sila magagalit. Nung bago mag-SEA Games, inibita ko dito si Scoop. Mm-hmm. E-sports, yung hierarchy. Sama ako nun. Ang sabi, magkano ba ibibigay sa kanila? Kayo nga dapat magbigay sa akin. Ba't ako magbibigay? Kung ayaw nyo, wag. Ginanong ko. Mm-hmm. No, ano talaga sugal? Maraming pera, pero napakaraming pera. Oh yeah. Ay sige, lalo money. It's a big industry. It's really a big industry lalo na ngayon. Maraming mga kabataan ang nahuhook diyan, kumbaga. Basta't meron ano para kung tayong mga Pilipino kasi gusto natin maging genius. Pag masabing tayo technically inclined. Sama ko eh. Tangyang ano. Mm-mm. We are the tech capital of the world. Dahil sa ano? Nag-uusap lang sa cellphone, yung pala magkatabila. Magkatabila, oo. May mga ganyan talaga. Pero ayan, ito, marami pa tayong aabangan mamaya sa ating pagbabalik dito sa Scoop. Tungkol pa rin syempre sa wushu at sa mga events na ating aabangan for wushu. We'll be right back. And we are back dito pa rin sa Scoop, Sir Eddie. Tanungin natin ang ating mga guests, syempre. Ano pa ba yung mga upcoming abangan at mga plano pa pagdating naman sa mga atleta, syempre. Kagaya na nabanggit niyo po kanina, you're still scouting for the events na kailangan nating pasukan, ano. But ano yung plano niyo pa? Para syempre mas marami pa ang sumali, mahikayat sa national naman yan. Yes. Okay. Actually, plano namin this year, we are going to have, especially for the Santa events, we are planning already on the board, siguro tatlong events. One is Visaya, Mindanao, Visaya, and Luzon. Tatlong competition. Ano? Noon kami maki-scout ng ano, and we are going to put some prizes for those winners. From there, pagka dumating ng oras, ano, pwede namin malaman maraming magsasali nun because may prize, eh, no? Hindi din malaki, pero mga siguro sa champion, balak namin siguro yung gold medal, mga 3,000, 2,000, 1,000, something like that. Palubang doon. And then from there, kung may potential, doon namin kukunin ng ano, as our training namin dito sa Manila for our national pool, yes. Meron ba kayo opsina? Ginagawa na. Malapit na raw. Matatapos itong i-turn over lang sa amin ng March. Malaman magamit namin ng by kasi April. Yung media rin wala pa eh. Oo, wala pa. Meron kayo sa baseball. Squatter kayo doon. Oo nga. Ayoko punta lang. Malamok.
malaking bagay pagka meron na rin po tayong office. Kasi yung iba, interested pero hindi nila alam kung saan sila pupunta. Sino yung lalapitan nila. Meron silang office, kaya lang ginagawa. Ginagawa pa. Meron kami jeep. At saka napakataas. Fourth floor. Walang elevator. Training na rin yun, Sir Eddie, di ba? Masama sa kwan yun. Oo. Sa warm up. Paano naman mag-interview yung ano? Mag-interview, matatala. Konting consideration daw. Actually, that gym was built, I think, 15 years ago, ano? Mm-hmm. A partner kami eh. During that time, panahon ni... Judo. Tsaka ni Juan. Tuason? Tuason. Chairman Tuason. Mm-hmm. Eh, tamang-tama yung gym namin when we are renting it in somewhere in Chinatown, sa Kanuna. I-demolish na yung demolish na yung building kasi lumang-luma na. So we have to look for a new place. So nakahanap kami, ang hirap makahanap ng mga modern kasi kailangan namin at least mga almost 1,000 square meters. Kasi saka sa height, ano? Yes. Wala talaga kami makita. So, kung sino nakabanggit sa akin na ano, nung PCSM, yung taas nun, walang tao. Pero wala ano, andyan yung mga tawag dito, I think ang propose nun yata, 5 or 6 floor na ano, pero ginawa 3 floor lang. Mm-hmm. Andyan pa yung mga bakal na, nakalabas. Mm-hmm. Kumbaga nakaabang. So, nakaabang. Mm-hmm. So, tingin namin yung lugar, it's 800, almost 900 square meters. Okay, pwede na siguro. Mm-hmm. Eh, kinausap namin, tingnan namin yung record, yung mga structure, ano, kaya pa naman. Mm-hmm. Saka ano lang yun eh, wall lang, saka ano, may bubong, okay na. So, okay. Kausap namin yung si Chairman Tuason. Si Butch. Wala kaming pera, anong gagawin natin? Sabi ko, okay. Kung makano the whole building will be, ano, yung cost ng putting up that, mag-share lang tayo. Mm-hmm. Sabi niya, sige, pero yung sa amin, yung in-apart, ano na lang namin yung tawag dito? Hulugan. So, almost 20 million yun, ano, ang ginastos sa amin doon. So, kalahati yung mga galing sa amin, plus the 50% is from the PhD. Mm-hmm. And then, every month, hinuhulugan kami ng 500,000. Mm-hmm. Malaking bagay. Marami naman kayo supporter. Mostly mostly Chinese. Ano? Actually, kami mga officers. Oo, so, mayayaman naman kayo. Mayabang, hindi ba? Kayo nga pinakamayamang federasyon eh. Hindi. Alam mo, ang hirap magkuhan eh, kumuha ng sponsorship. Sino presidente nito? Maraming pera yan. Hindi kailangan pera. Dahil pagkambu, naku, hindi yung performance ng mga atleta. May pera yan, may pera. Huwag na. Ni, ano, mayaman ang ano, wushu. Kaya nga pinakamaraming pera sa lahat eh. Lahat ang federasyon. We just use it wisely. Yan. At kailangan pa ng mas maraming support, syempre, yes, para magtuloy-tuloy siya, sir, of course. And with that, syempre, para dun sa mga nanonood sa atin ngayon na may interest, gustong sumali sa wushu, baka po meron kayong gustong sabihin sa kanila, your message. And para ma-encourage din sila to practice more, syempre, para dun sa mga atleta natin. Actually, sa wushu, especially the tai chi, ano, hindi lang sa bata. Mm-hmm. Masa hanggang pwede ka pa gumalaw even 80, 90 years old and that's good for your health, no? Mm-hmm. Ako pwede pa ako. Yan ang yan ang nakikita nyo sa luneta, di ba? Early in the morning. Yes. Lot of people is doing the tai chi. Mm-hmm. Okay, dito sa atin, alas everywhere in the world, no? Especially in China, no? Tawag nito yung mga garden nila, yung mga park, ano? Mm-hmm. In the morning, they practice that tai chi, no? It's a good Australia, body, no? Everywhere in the world. Nandito ko sa Perth, mga matatanda. Oh, Maganda nga sa China, eh. May makikita kami naka-cover na ganyan. So, kaya to pag sinilip mo ibon, pag gusto na ma-exercise, tinatanggal yung cover. Ano ito pala to? Tinusugan na yung pag-tip ng kwan. Tip. Pwede sa luneta dahil may hiya na ako noon. Marami nakakantyo sa akin. Very relaxed. Kung meron kayong gym na ano, pwede sa mga matanda. Mrs. Sullivan. Ha? Si Max. Nasawa ni Max.
si Preciosa. Tatay, Tai Chi Kwan niya. Hanggang ngayon? Adiwi ito. And mas bata naman yun eh. Mas bata kay Mac yun. Kumbaga, Sir Julian, hindi lang siya pang sports, ano? Holistic. Yes, para sa buong katawan talaga. Anong man age. Ayan. So, malaking bagay yun sa mga may interest na sumali sa sport na to. Malaki ang potential eh. We can see that. At marami tayong mga goals na pwede natin may pagmalaki para dito sa sport na to in particular. And dun po sa upcoming event na pinaplano ninyo, sir, for your federation, yung sa Visayas, sa Mindanao, and Luzon, pwede na po kayong magtawag. Actually, yes. In-inform na namin lahat na chapters and our affiliate clubs all over the countries. Mm-hmm. Actually, yung iba, nagtatanong na kung saan, kung ano. Actually, pinaplanning pa namin. Mm-hmm. Planning state, manapin na matapos. Wala pang place. Wala pang place. Ang Iloilo is, pinipilit na doon na gagawin yung sa Bisaya, no? Iloilo. Malinis na siyudad yung Iloilo. Sa Cebu, nasyadong napakala. Ano na? Parang Maynila. Medyo crowded na rin. Sa Mindanao siguro, Dabao na ang ano namin. Huwag natin sa wushu, mga wushu centers of excellence natin, sa Buanga, Dabao, Iloilo, Bacolod, Kalinga, Baguio, Benguet. Mag-limit na lang sa Visayas. Kaysa puro Metro Manila. Yes. Maganda nga. Bagay. Commercial ito. Mamaya ako nasasabihin. Ang maganda pa isa is ang DepEd is very ano na, very supportive. No, kasama na yung yung Santa event sa Palarong Pamansa already. And hopefully by one this year or hanggang next year baka maisama na pati yung sa Taulu. We are sending here and there kung saan ano yung mga seminar para sa mga teacher nila sa DepEd. Actually, we are sending another 2, and then in Metro Manila, NCR, meron yata ang DepEd na gagawin ng pararo. I think February or March. Metro Manila. Elimination. They're asking to send 14 yung technical people, lahat ng judges, lahat. Actually, lahat ng request nila, ino-okay na naman namin. Kasi it's a two-way, you support us, of course, we have to support you. Give and take lang yan. Parang relationship. Iba yung palaro, kasi yung palaro, may mga regional elimination yan. Southern Luzon, Metro Manila, Mindanao. Mapopromote pa rin yung sport. Ito nga, few years ago, we hosted the ASEAN schools. Nandun ang wushu, wala yung chess. Nagpatakbo ng ASEAN schools, member ng board ng chess, Federation of the Philippines. Ba't walang chess? Wushu, nandun. We won medal sa wushu. Alright, medyo short ng ating time, Sir Eddie. Again, thank you so much kay Sir Julian Camacho and of course, Sir Ren. Our pleasure, madam. Pagbibigay sa atin ng information about wushu and of course, pagbibigay sa atin information about our next events naman para sa ating mga atleta. Okay. On that note, papaalam na po kami sa inyo at hanggang sa susunod na linggo, salamat din sa ating mga guests. Mm-hmm. Uulit ko kayo. Anytime. Pag kayong mag-uumpisa na kayo ng international commitments ninyo. Promotion yan. Dito na. Mm-hmm. Dito na uli. Announce na natin. Kagandahan kasi din sa scope, lumalabas sa lahat ng gyari ito. Mm-hmm. Hindi lang sa TV. Yeah. Well promoted. Talaga mapapromote ang sport. Yes. Ayan. Thank you so much again and we'll see you all again next week dito pa rin sa Scoop.